magaganap itong officially na maging kayo na talaga? When will it be? Grabe! Wala pa naman po. As in, sa ngayon, syempre, ang dami naming ginagawa. Dahan-dahan lang talaga yun. We wanna take it. Pero wala pa po talaga. Pero feeling namin kasi sa malapit na to, parang isang ganun na lang to eh. Isang pitik na lang eh. Isang pitik lang magiging kayo na. Ano na lang ba talaga ang kulang para maging official na kayo na? Oo nga. Siguro oras po. Oras timing, age, wisdom. Yun lang. So sa ngayon, di pa. Oras, pero di ba lagi naman kayo magkasama? Di kasi marami pa kasi kaming priority sa buhay namin. Ma'am, yung pamilya ko, tinutustusan ko po yung pag-aaral nila. Tapos maiba kasi yung priority ko kapag sobrang napamala. Kayo, may label na ba kayo? Oo. Meron po. Sila kasi syempre, kailangan ng label talaga. Kasi para ang hirap na umaasa ka sa wala or di mo alam kung anong meron. Kasi minsan, akala mo kayo pero may iba pala. Parang mahirap po yung ganun. Dapat klaro kasi. Exactly. Tapos, hindi ka pwede magalit na ano. Hindi ka pwedeng magalit kasi wala kang pinangako. Para may isang eksena na na-realize nyo, ay, nangyayari pala talaga to. Tapos nag-discuss kayo tungkol doon. Na paano pag nangyari sa atin to, paano? Ako po kasi lagi kong hinihiwalay yung acting po sa sarili ko. Try ko, but sometimes nakakadala din. So after the scene, pag kunwari mabigat na scene, parang pinagdududahan ko tuloy siya. Parang ganun, parang... What if maging ganyan ka din? What if ganyanin mo din ako? Parang may ganun ako. Naging tapos, ganun ba ako? Hindi na. Well, in fairness naman sa kanya, never naman. Nag-a-assure naman po siya, which is very good. Pero, parang nakakatakot din talaga. If you think about it, I'm scared of getting hurt. Don't be afraid. Yeah. Yes. Basta yung trust na yun nandoon. And Enrique, huwag mo sisirain yung trust na yun, okay? Yes, yes. I promise. Na pala ni Kyle si Francine sa iba niyang mga friends. So, sino mga friends ba ito? Sina Darren ba ito? At sa family mo, napakilala mo na rin si Francine? Siyempre po sila. Darren, pinakilala ko po sa kanya. Si Darren, si Jada, si Jeremy, si AC, si Ken, na magkasama po kami. Tapos, siya nahihiya po siya kasi sabi niya, ayoko mo kasama dyan. Puro kasi halos sila. Po lahat sila nag-i-English. Pag sumama po ako, mano-nosebleed na. Nag-enjoy ka naman sa mga barkada niya, friends niya. Oo naman po, kasi approachable naman po sila and friendly. Nagdi-dinner daw kayo together. Isang beses pa lang po. Kumain po kami noon. Kayong dalawa lang? Hindi po. Kasama po namin si mama, opo, si tita. Ay, family saka friends. Yung mga tao. Saka yung mga tao sa restaurant, kasama nila. Oo, opo. Ay naman po. Doon po kasi dapat magsimula. Kasama so, buong pamilya. Magkakilala para... na rin ang mga parents niyo. Yes po. Close naman po sila, Tita Meredith, saka mama. Kasi asking for forgiveness is very important and it's not easy talaga to do. Feeling natin kapag nag-sorry tayo, it's a sign of weakness. But for me, it's a sign of strength. Tuto ako mag-sorry because of DJ. Did you have anybody in mind na naisabihang sorry? Kay DJ. Kay DJ and kay Mama also. Sige nga, paliwanag mo sa amin yan. Kasi kay DJ dahil? Yung kay DJ, hirap akong... sabihin yun before. And I'm sorry na late ko na na-realize to. Sorry na recently ko lang natutunan ganun to. Kasi prati kami nag-aaway because of that issue. Kung meron kang ihihingi ng sorry ngayon kay DJ, ano yun? Sorry kasi it took me a while to learn how to say sorry. Okay. And thank you kasi naging patient siya, turuan ako nun. Kasi hindi naman pwede yung magsasorry ka pero for the sake of just saying sorry. Tama. Dapat mag-sorry ka and then promise me you won't do it again, na huwag na natin pag-uwayan itong same thing.
nga ni Ate Jolens. Yes, Ate Jolens. And then, di ba sabi mo nga parang you just wake up one day and you know that you fell in love with this person. Even when that day na parang sinabi ko, wow, I napanaginipan, naalala ko pa yung exact day, napanaginipan ko siya, then I woke up na sabi ko, grabe, mahal ko na tong taong to. So even when we were starting out, nung nagsisimula pa lang kami ni Kim, ang dami ng mga tao sa paligid na sinasabing hindi, huwag mong ipapursue dahil hindi ka magugustuhan yan, ayaw ka namin para sa kanya. Marami na. No. But, you know, you just susundan mo lang talaga yung nararamdaman ng puso mo. Hindi man sa love life, but mapakareer man yan, di ba? Mapakareer man yan, or kahit anuman yung pagsubok sa buhay, sundan mo lang yung puso mo. You can never go wrong. And pray. Yes. Fan ka ng Kathniel. Pinagdasal mo talaga na magkaroon ka ng isang Daniel Padilla sa buhay mo. Opo, kasi madami na pong pinart niya sa akin. Mm. Tapos bilang fan ng Kathniel, gusto ko yung may marating ako na may kasama din ako. Yung may parang pagka Daniel Padilla talaga. Sabi ko lang, Lord, hindi naman kailangan maging katulad niya. Pero yung makakatulong magdala sa akin, yung magtutulungan kaming dalawa. Sinabi ko pa nga, Lord, kung hindi pa siya artista ngayon, sana okay siya, sana kumakain siya. Tapos sabi ko pa, Lord, gusto ko yan. Sabi ko, Lord, kung hindi pa po siya artista, sana healthy siya. Pwede pa po siya artista. Mag-artista na siya para makilala ko na. Pero, ito ang tanong. Kailan mo nalaman na ang sagot sa dasal na yon ay si Seth? Unang eksena po namin. Mas na-excite po ako nung una. Wait lang kasi. Bigla siyang bumitaw ng pick-up line kasi yun po yung line niya. Parang bigla akong nagulat. Ay, may... So, uulitin ko yung tanong. Kinilig ka?